Hi mga bro! Kamusta? Mga kaibigan, friend, sa lahat. Kamusta kayo dyan? Saan man kayo ngayon? May tanong ako. Isa ka rin po ba sa mga nagkakaproblema ngayon? Maraming iniisip? Isa sa mga parang pasan-pasan natin ang mundo. Feeling natin ay parang binubuhat mo na ang mundo. And then, habang naglalakad ka, wala ka na sa isipan mo. Isa ka rin po ba doon? Siguro naman, lahat tayo may problema, di ba? Wala naman sigurong walang problema sa atin, except na lang sa baliw. Kung wala ka ng problema, hindi ka na nag-iisip ng problema, ibig sabihin, baka isa ka na sa mga baliw, alright? Di ba? So ngayon, ang problema, nandyan naman talaga yan eh, sa atin. Hindi talaga mawawala yung problema. Pero, depende na lang kung paano natin dalhin. May mga tao na ang problema, dinadala nila, pinapakita nila sa pamagitan ng pag-iinom, pag-bibisyo, dahil problemado sila, nag-iinom, naglulunod sa alak. Instead na isa lang ang problema, nadagdagan tuloy. Kasi, pagdating doon, nag-iinom, tapos lasing na, nawala na sa sarili, tapos nagwawala, nakahanap tuloy na. Kung hindi ka nabugbog, ikaw nakabugbog, so ibig sabihin, nadagdagan ng problema. May ibang mga tao din naman na inanan lang na sa bisyo dahil marami silang isipin, marami silang mga pinagdadaanan, ito lang ang nagpapakomfort sa akin. So, mga bagay na nakakasama naman sa katawan. Then may mga tao din, kahit na napakaraming problema nila, nagkangiti pa rin. So, ganun yung pagdadala nila sa kanilang mga problema. So, lahat tayo may kanya-kanyang problema. So, ngayon guys, alam nyo ba na si Jesus Christ, ang Diyos natin na buhay na sa langit, nag-invite sa atin? Alam ba kung anong invite niya? Anong in-offer niya sa atin? Basahin natin. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Ang sabi niya dito, "Come to me, all who are worry and burden, and I will give you rest." Sabi niya, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light." So, yun yung inoffer ni Lord sa atin. Ngayon ba na ang bawat isa sa atin, alam ko naman na marami tayong problema. Mga paglapit sa bisyo, hindi yan solusyon. Bagkos, si Jesus Christ, ang Panginoon, ay nag-offer sa atin na lumapit tayo sa Kanya. So, paano niya tayo matutulungan kung hindi tayo lumalapit? Paano natin magawa? Paano niya tayo tutulungan kung ang sarili natin ilalayo natin sa Kanya sa pamagitan ng paggawa ng mga sarili nating gawain? Tulad ng pagbibisyo, yung feeling natin at na lang yung problema, hindi na natin ibibigay. But si Lord, kapatid, kaibigan, nag-offer sa'yo. Sabi niya, "Come to me and I will give you rest." Sabi niya, magaan ang kanyang yoke, ang pasanin, ang kanyang burden magaan. Kaya, sa mga kaibigan natin, na nandyan, kung punong-puno ka na ng problema, lumapit tayo kay Lord. At siyang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo hahayaan. Pagkat ina-offer niya sa atin, nagpa-promise sa atin na ibibigay niya sa atin ang ating pangangailangan, nagpa-promise sa atin na tayo ay tutulungan. So kung hindi tayo lalapit sa Kanya, hindi tayo matutulungan. So ganun lang po yun. Ganun ang offer ni Jesus Christ. Ganun ang offer ng Panginoon. Kung hindi ka lumalapit sa Kanya, paano niya tayo matutulungan? Pero kung lapit tayo sa Kanya, Siya ang tutulong sa atin. Magbigay sa atin ang solusyon sa lahat ng problema. Ika nga, like ko sinasabi, kahit na kasing lakima ng barko ang iyong problema, kasing lawak naman ng karagatan ang solusyon na ibibigay ni Lord para sa ating problema. Maraming salamat po. Magandang hapon sa lahat.